Hi. Say hi to my vlog. Hi, mga kaano, barangay. Nandito kami sa isang anong kainan. Pero okay lang naman dito. Nag-o-order na kain kami sa labas. Tao naman, no? May mga kumakain naman. Kayo naman, ayaw nyo kami pauwiin eh dito. Pwede naman kumain sa labas, oh. Wala, wala. Spicy, I want spicy, this one. Spicy. And then, wait. Fish ball. I want fish ball. Wait, tanga din. Kiko. Okay. Sama ko yung tita ko. Dito siya nag-work malapit dito. Check out. Nick-nick dito, sige. Wow, marunong mag-inchi. Marunong mag-inchi. Ang tila. Ano mo, hubarin mo kaya yung mask mo kasi tayong dalawa lang naman. Yan, para makita ang laki ng mukha. Para makita ng mga kap, ano mo. Ang laki ng mukha. Asan na yung 100? Binigay pa ba sa akin? Ano gusto mong drinks? Okay. Parang yun naman tao, guys. Bakit ka nahihiya? So, this is Mayora. Tinatablan po siya ng hiyang mag-vlog. So, kain. Wala namang virus. Kain tayo. Sama ko ngayon yung tita ko. Ayan. Nasa good. Oo. Nahiya po siya. Ngayon siya nahiya kung kailan. Walang katao-tao para mag-vlog. Hindi nahiya ko. Hindi ako marunong gumamit ng chopstick. Kaliwete ka pa na? Yes. Kain na kami. Bye-bye. Paano ba sir? Hinahampas mo ba silang pag ganito? Post ko? Kakat mo na lang yan, di ba? Tita. Kakain muna kami. Kain kami. Tatago ko muna yung chan ko. Full stock naman. Ang alin? Madami pa rin ang stock. As you can see, marami naman pong stock. Ang rice. Kasi ito, nag-aalala sila sa pag-aubos. Marami naman pong rice. Ayan lang. Tingnan natin kung may mga noodles at mga canned goods. Hindi ka ba mamimili? Hindi. Wow. Gahanap lang ako ng ano. Malelechon. Guys! Guys, fake news! Marami pong rice. Ayan po. Model ng rice. Namin namang rice. Hindi naman ano. Meron ay, lang part. May mga part lang na ayan. So hard to be a videographer, you know? Yeah, exactly. Patas ako lang. Kumukuha. Okay. Baka maging vlogger ka na. Dami namang oil. China oil? China oil. Sana oil. Yan, binag-aagawan po sa Hong Kong. Pumunta po kayo sa Macau. Marami po kami supply. May mga estante lang na medyo bakante. Oh. Mayora, turo mo yung rice. Yan, rice. Yan. Marami po kami supply here. AAA, umahal naman ano AAA, 270? Meron ako, kabili ko lang. Dito, halika dito. Halika dito. Ayun po. Bakante po yung ibang estante ng noodles. Daming tao ngayon. Kung mag-alala, tao din tayo. Pag ako naging presidente, Mayora, lahat yan puno. Hindi po sila nagpanik sa tiktirya. Tayo na lang. Tayo na lang. Tayo na lang. Parang masarap to.
ako. Gusto ko yung pokey. Kumakain ka ba ng pokey? Ano yun? Sinisipon ako. Uso po ba yung pormang ganyan, yung nakatakip ang mukha? Para daw pa yun. Whoops! Taka lang, Mayora. Wow! Ito po. Ginagawa rin po nilang chicherya dito ang okra. Tsaka saging yan. Japanese yata ito. Oo, Japanese ano. Ayan po. Ito po ang paboritong parte ni ano. Ay, di ba may bibilhin ka? Vanilla? Oh, sige. Magluluto daw. Ulit niya amo ko yan. A light stream. Parang bata. Ito masarap din to. Ew! Ano yan? Karak ano? Tutut? Karak tutut? Karak tutut! Bastos ka. Paano ba kainin yan? Kainin yan? Ito, bagyan mo siya ng ano. Asin lang yan. Oh. Tsaka lemon. So, okay na. Lumalabas yan eh. Eh, ba tayo makawakan to? Parang tutok daw eh. Pata, mahal. Ito pa nga rin kumakain. Yan? Lari! Pangarap kong makakain yan. Nakakita ba kayo ng isdang flat? Ayun. Kung ano. Ano ba? Pili ka na. O, kasi walang gulay sa amin. Ayaw pumunta Red Market. Bakit? Ha? Bakit? Mahal, mas mahal daw doon. Tip, mas mahal sa Red Market kaysa sa San Leo. Ay, ganun? Oo. Mas mahal. Ano ba mas mahal sa dalawa? Huwag ka daw magpechay. Bakit? Nakakabao. Sino may sabi? Tita ko. Ano yan? Ano yan? Mamuha kang mapera ngayon, madam ah. Pauwi na kami! Hello! Let's take shopping tour! Pauwi na! Bili kami ng ano? Malalamot! Itlog! Patatas! Nangyari ako sa nanay ko, ayaw niya ng patatas. Sarap yan ano? Patatas with egg. Corned beef! Pwede din. Oo. May sinasabi yung tita ko eh. Paano ba? Sipag, tiyaga, at determinasyon! Idol ko kasi si STD, cowboy! Subscriber ni STD. Dito tayo pababa o dito sa hagdan? Hagdan. Hagdan? Oo. Pauwi na kami, galing supermarket. Kanina mo pa sinasabi yun? Oo nga, pero... Tantado itong kasama ko. Kailangan niyo po hagdan.
Nakaya naman ako sa'yo. Sakop niya lahat nung hagdan. Eh, na yun. Nandito na ako sa bahay. I'm back. ayun. Nakita niyo naman na marami ng tao sa supermarket. Bumibili sila ng pagkain nila. At after 2 days yun na merong nag-panic buying. Naubos na naman yata yung pagkain nila. Kaya ang daming tao pa din na namimili kanina doon sa pinuntahan namin. Tapos bumili lang ako ng ano, siomay. Siomay na lobster. Baliktad pala. Tsaka itlog. Yun lang binili ko. Tagal-tagal namin nag-iikot. Kanina dito sa park sa baba namin, meron ng ano, nag-picnic. After siguro ilang days, after Monday hanggang kahapon, walang masyadong tao. Pero kanina, ngayon, meron na. May nag-picnic na, may nag-birthday na sa park. Tapos makikita mo marami ng nakasakay din sa bus. Ang bad thing lang is marami pa rin Pilipino na stranded dito na hindi makauwi ng Pilipinas. Tapos yung iba hindi na makabalik dito at na forced leave sila. Hindi na sila, para, kumbaga wala na silang trabaho na babalikan dito. Pinapirma sila, eh hindi nila alam, hindi nila nabasa kung ano yon. Kaya yung iba Pilipino problemado sa mga trabaho nila dito. Dahil sa virus. Tapos, may mga Pilipino pala na ano, na nandito, na namasyal, tapos hindi pa makauwi. Pero dito, hindi naman ganun kalala. 10 lang naman yung case niya at wala pa namang namamatay. Awa ng Diyos. At ayun, sana yung matanggal na. After 5 days na nagkulong yung mga tao sa bahay, eh, isa na ako doon. Okay naman. Tapos dun sa lobby namin, eh kada papasok ka, kada i-enter ka, merong ano, parang pang-measure ng body temperature mo, malalaman if hindi ka normal. Kasi pag hindi ka normal, siguro maisipin nila meron kang virus, kaya yun ang ginagawa nila dito para maprotektahan nila kung sino yun at malaman nila kung sino yung may mga in case na mayroong virus. Madaming problemado, nagkakagulo dito. Hindi naman kagulo, yung kumbaga ano lang, yung mga nagpapanik na hindi makauwi dahil ubos na yung visa nila, tapos yung immigration sarado pa. Kaya, sobrang tahimik pa rin dito. Wala pa rin mga Chinese. Yung mga Chinese na construction worker, wala pa rin sila hanggang ngayon. Ay, napakahaba ng bakasyon nila. Mga Pilipino na lang yata ang mga nagtatrabaho talaga. Yung iba, stay in na din. Tapos, aben, kumulo. Tapos, yung iba, ano na, merong mga Pilipino din na may trabaho dito. Tapos, madalang oras lang yung pasok nila. Tapos, bawas din yung sahod nila. Almost, kalahati ng sahod nila, ubos din. Yun, epekto. Yun yung mga epekto ng coronavirus sa amin. At saka isa na din yung gutom namin. Sa labas kami kumain. Kaya, epekto din yun. Na-miss namin kumain sa labas. And, thank you sa mga nanood. Bye-bye. Yun lang po.